pinag-uusapan sa social media ang paghamon ng action star at masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte na si Robin Padilla, ang dating senador at kritiko ng administration na si Antonio Trillanes. Pinasaringan ni Robin Padilla ang dating senador na puro reklamo at puro hamon at tinanong kung napalaban na raw ba ito talaga. Noon pa man ay nagkainitan na sina Robin Padilla at dating senador Antonio Trillanes na nagsimula sa controversial na issue sa West Philippine Sea. Naulit lamang ang sagutan ng dalawa nang mag-post si Robin Padilla sa Instagram ng mensahe na nananawagan sa publiko na tigilan na ang pambabatikos sa Duterte administration sa halip ay tulungan na lamang ang gobyerno sa paglaban sa pandemya. Sa naunang post ng action star sa Instagram, sinabi nito na, quote, "Imbes na mabuhay at magising ka araw-araw sa pagrereklamo at kakabatikos, abay kumilos ka para makatulong. Hindi ito ang oras ng pamumulitika. Ito ang oras ng pagtulong sa gobyerno, maging anuman ang kulay mo. Isaksak nyo sa baga nyo at puso nyo ang pinag-uusapan ngayon at ang nakataya ngayon ay ang survival ng ating lahi at ng inang bayang Pilipinas." Unquote. Sinagot naman ito ni Trillanes sa Twitter at gumawa ng ingay para mapansin at sinisi si Binoy na isa sa dahilan bakit naluklok sa Malacanang si Duterte. Dahil dito, malaking perwisyo daw di umano ang dinulot ni Binoy at President Duterte sa bansa. Sabi ni Trillanes sa kanyang Twitter post, quote, "Sabi ni Robin, magtrabaho na lang daw at huwag nang magreklamo. Ano? Number one na tayo sa pinakamaraming COVID cases sa Southeast Asia, habang parang naglalaro lang si Duterte at di alam ang ginagawa. Basta isa ka sa salarin kung bakit naging presidente yan. Malaking perwisyo ang dulot niyo sa Pilipinas." Unquote. Nag-init ang ulo ni Robin kay Trillanes dahilan para hamunin itong sabay silang humarap sa mga Chinese sa Spratly Island at patunayan ang tapang nila sa isa't isa. Ipinaalala rin niya sa senador na maging siya ay nagdulot ng problema sa bansa dahil sa ilang beses na bigong kudita na isinagawa ng dating senador. Ipinost ni Robin sa kanyang Instagram account ang mga pahayag sa kanya ni Trillanes at sinagot ang mga pasaring nito. Sabi ni Robin sa kanyang post, quote, "Mr. Antonio Trillanes, who was educated by our taxes, then after he took over Oakwood planting zipper explosives, endangering civilian lives, taking Makati as his hostage, not once but twice. Mr. Trillanes, unang-una wala akong sinabi na magtrabaho. Pangalawa, schoolmate sa Siena College, kung sa pagiging perwisyo sa inang bayan ay nangunguna ka sa dami ng kudeta mo na lahat ay surrendery ka. Naapektuhan lang ang ekonomiya ng Pilipinas, kaya talo na naman ang taong bayan, pero ikaw ay panalo dahil naging senador ka. Parang nagoyo mo lang ang ibang mga Pinoy sa personal mong agenda katulad ng ginagawa mo pa rin ngayon. Pakiusap, huwag mo ako idamay sa away niyo sa politika dahil hindi ako politiko at lalong hindi ako kandidato sa 2022 na katulad mo. Hindi ka lang napagbigyan ni Mayor PRRD na maging vice president candidate niya, naghuramentado ka na at para kang bata na nagngangawa. Puro batikos, puro kareklamo, puro kahamon dito, hamon doon. Napalaban ka na ba talaga? Mr. Trillanes, pinili ko ang pagka-Pilipino ko at karapatan ko ang magsalita laban o pabor sa inyong mga politiko. Karapatan ko ang mamili ng aking susuportahan at lalabanan na politiko. Hindi kita inaano o binabangga magmula nang hindi ka na senador bilang respeto sa iyong pamilya, kaya't umayos ka rin." Unquote. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-komento at mag-subscribe.